perché è proprio per la persona che è stata cambiata e sta diventando la tecnica che ingaggia. Alla pazienza di Aspa, ma si contenta di andare a guardare il suo metabolismo. Sotto il caso, ha vita una cancella di anarchi, contribuzioni, sotto la gara, perché ho vinto anche questo punto. Ha colpito, ma io ho anche il danno che mi ha finito, la magia in centro, la matita una gara, questo punto, però un male stato, la San Marca mi ha Ma è un po' la tinta pagliarina, sapacca, si
dalla malavanza da bene. He just came down from heaven having great power, and the earth was lighting with his glory. At alam niyo kung kaano ka lakas ang pangangaral na ito. Ito yung sulat ni Elijah na sa isang araw, there will be 1,000 people that will be baptized in a day. Na napaka-powerful ang mensahe ng pabalitan ito. At ano ang sigaw? And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every power, spirit, and gates of every unclean and evil breath. Ano napapansin ninyo? Ang Babylonia na dakila atin na itong napag-aralan sa mga previous nating mga gabi, napapansin ninyo ang aklat ng Apokalipsis ay naglalaman ng misteryo. Ngunit nang binuksan natin ang misteryo, nalalaman natin ang galaw pala ito. Nalalaman natin ang galaw na kaway. Nalalaman natin ang kanyang Trinity, paano niya dinadaya ang buong sanlibutan at pinasamba niya ang kukulupan. Pero nagpapasalamat tayo na sa seminar ngayon, ating natutunan ang mga salitang mga misteryo at ating nangyari. No, ngayon lang sa verse 3, for all nations have drunk of the wine of their wrath, of the wrath of their fornication, and the kings of the earth have committed fornication with him, and the merchants of the earth are once drift through the abundance of their delicacies. Ito yung ginagawa ng Babylonia, pero mapapansin ninyo, ang mensahe ng anghel, Babylon the Great is fallen. At ang kanyang kalagayan ay lutahan ng mga kambanduman na espiritu. Sa pagbakit ito nangyayari? Sapagkat lahat ng mga tao sa bansa nalasing ng kanyang alam. No? Isang dahilan kung bakit tinanggap ang buong sanlibutan sumamba sa dragon dahil sa hanglot na ito. Nilasing niya ang lahat na nananahan sa lupa. No? At walang lasing na napino sa pag-iisip. Kaya hindi na nila nalalaman ang katotohanan. Pero ngayong gabi, mayroong panawagan ng ating Panginoon. Kung kayo ay kabilang sa Iglesia ng Babylonia, ang Iglesia ng Babylonia, that is the doctrine that has found in the scripture. No? Yung mga turo nila na unscriptural. No? Yan ang mga tulong ng Babylonia. At ang panawagan ng Panginoon, babalik tayo sa banal na kasulatan. Katulad ng babae na nakatayo sa ibabaw ng buwan. Ganun dapat ang magiging iglesia na kalapagdapat. Pero kung belong tayo sa iglesia ng Babylon, this is the last call that God made for us today. Sabi niya dito, and I heard another voice from heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Napapansin ninyo ang panawagan ng Panginoon, at ito yung huling panawagan ng Diyos. Sa buong aklat ng Apokalipsis, bago niya susunugin ang hayop at ang babae na buhay sa harapan niya. Sapagkat dito mayayari ang deliverance. At ipinag-aralan yung Armageddon. No? At ang Armageddon na ating natutunan, it will cater to the second coming of Christ. At ating natutunan din dito, ito yung muling panawagan. At ngayon, aming nabigay na sa buong mundo ang pagbalita. No? Mapakinggan na ng lahat ng mga tao. Ako'y nagpapasalamat sa suporta ng Putik Kahoy na ginawa ko ang plano sa pangangaral na ito, ikinagaling lang ng ating Iglesia. No? Magiging sentro siya sa pangangaral at ang lahat na resulta ng ating pangangaral makikita natin sa langit. Balang araw isa sa inyo, magugulat, kapatid, taga-Puting Kahoy, kasalamat. No? Kung hindi sa pamamagitan ng ministry ninyo na nakalagay sa YouTube, ay hindi kami, hindi namin malaman. No? At kinalagyan namin. So ito yung may pabalita ng Panginoon, come out of here, my people. Alam niyo sa Babylonia, hindi lahat na nagsisigaw namin ng katotohanan, hindi lahat ay mga masama ang mga tao sa Babylonia. Maraming mga
o amistat Babilonian, Babylon System, ito yung spiritual, the whole system of Catholic system, binapakit sa Biblia na Babylon. Sabi na dito, anong gagawin ng Diyos sa Iglesia na ang babae na hanglot sa Revelation 17? God will reward him in heaven as he rewarded you. And double unto him, double according to your work. In the cup which he has filled, fill to him double. Napapapansin niya, ano man ang kanyang ginagawang paglalasing sa buong mundo, pinanginoon ng alak niya lahat na nananahan sa lupa. Ito din ang gagawin na sukat ng Diyos paano siya painumin na kagamitan ng Diyos. At kung paano niya nadadaya anuman kalaki yung kanyang disiksyon sa mga tao, itudubli ng Panginoon ang kanyang parusa. Ito yung magiging final pin and disciplining of the hanglot woman. At mapapansin niyo ito paliwanag ko konti ang verse 7 kasi may kinalaman ito sa description ni Satanas ang kanyang huling bahagi ng atake kung inyong mababasa yung sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy at sa last defense. Mapapansin niyo na nga pang itiniklara sa atin at sa kung malapit naman universal sa atin ang darating si Satanas at mag-impersonate as Christ. At ito yung katotohanan si Satanas magsasalita sa telebisyon, magpakilala siya na Kristo. Now, ito yung pagkasahin ang verse 7, how much they have glorified themselves and live deliciously, so much torment and sorrow given. Now, paano na siya namumuhay sa kalagyan, namumuhay na deliciously, at ibibigay ng Panginoon ang so much torment and sorrow. God will be dread, for she said in her heart. Ito yung sinasabi ng babae. Anong sinasabi ng babae? I said, a queen, and no and am no widow, and shall see no sorrow. Napapansin niya sa paliwanag ko ng konti ito. Sapagkat ang babae, ang harlot woman, ano ang sabi niya? Kung ang tunay na iglesia, mayroon siyang groom. Meron siyang asawa na hinihintay na dumarating. Sino ang hinihintay ng pure woman sa Revelation 12? No other than Jesus Christ. At tayong mga bayan na tinatawag tayong mga Adventist, ang ibig sabihin tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating sapagkat tayo ang bride at si Jesus Christ naman ang groom. Napapansin ninyo ang babae sa Revelation 17, nagsasabi siya sa kanyang puso, I said, a queen, and have no widow. Pagsasabi, pag makaupo siya katulad ng reyna, hindi siya balo, ibig sabihin, mayroon siya asawa. At alam ninyo kung sino ang asawa ng babaeng ito, yung dragon na nagalit sa babae sa chapter 12. At paano mangyayari na makaupo siya na katulad ng reyna? Sapagkat, and shall be still no sorrow. Pag ating pagbasahin ang Isaiah 14:12, ating napag-aralan ng Armageddon, ang ibig sabihin ng Armageddon ay Har-Migedon. It is symbolized as Mount of Congregation. Ginamit sa talatan ito ang Mount of Congregation. At hindi lang yan. Si Satanas mag-impersonate as Christ in this last days. Saan natin magbabasa sa Isaiah 14, verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the side of the north. I will ascend above the high
balance si Jesus Christ kasama niya lahat ng mga anghel. Si Jesus Christ, pag siya'y dumating sa lupa, hindi niya siya aapak sa lupa, susuguin na lang niya ang mga anghel na sila ang pupunta sa lupa. Pero si Satanas na dumarating, aapak sa lupa at mangangara at magsasalita sa telebisyon. Naman yun yung pagkakaiba nila. Pero ngayon, umaga ating natutunan, ito yung huling galaw nila. At alam niyo, isa sa deception ni Satanas na madeceive niya ang buong sanlibutan, ang mga anghel niya gagamitin niya, ang mga kamag-anak ninyo, ay kung wari si Satanas ang mga anghel niya maging personate na kamag-anak at uuwi sa inyong mga bahay habang dideklara ang sandito at magsasabi, pinabalik ako ng Diyos sa isang kadahilanan na babigyan kayo ng babala na tatanggapin ninyo ang batas na ginagawa ngayon pang buong mundo sapagkat ito po ang batas na nais ng Diyos na mangyayari sa buong sanlibutan. At sabi ni Lindsay White, kung ang bawat isang Adventista na hindi rooted sa doktrina sa state of the day, must break out, no? Ma-deceive sa deception ni Satanas. Ang deception ni ng Satanas ay napakatindi sa huling kapanahonan. Kung mababaw ang inyong pag-aaral sa Biblia, hindi kayo rooted ground sa katotohanan, maring madideceive kayo. Sapagkat matindi ang deception na gagawin ng tao ay bago niya bago tatapusin niya ang labanan. Wala, sa panahon na ito, walang neutral ground. Dalawa lang ang pagpilihan natin between two congregations. The congregation of God, those who keep the commandments of God, and the congregation of Satan, those who keep the commandments of men. Kaya ito yung ano natin sa 18 verse 8. Therefore, shall their plagues come in one day. Ilang araw matatapos ang kanyang mga salot sa loob lang ng isang araw and in a fitting time that is equivalent to a year. Death and mourning and famine and she shall be utterly burned with fire for strong is the Lord who judges him. Na mapapansin niyo, ang salot na tatanggapin niya, kamatayan, kalungkutan at famine. At sa huling bahagi ng parusa ng Diyos sa kanya, anong gagawin niya? Susunugin siya sa apoy. No? At kasunod mga kapatid, ito yung mangyayari sa pinakamalaking syudad ngayon. A city in which the woman nakaupo. No? Nakaupo siya sa hayop. Ang hayop is referring to a nation. Babae referring to a church. Pero pareho lang yan kasi ang Vatican isang bansa din sa buong mundo at referring to this. Na mapapansin ninyo, susunugin ito ng Panginoon. Maraming mamamangha, nakikita ang kadakilaan niya, pero magtatapos kasi yung na pag-aralan natin kagabi yung 10 teams na sumusuporta sa kanya. Anong gagawin nila nang malaman nila sila'y na-deceive, babalikan nila ang babae at papatayin nila. Sapagkat mayroong panukala ang Panginoon ang malaking syudad, susunugin sila dito na buhay. No? Ang hayop at ang bulakang tropita ang huliin nito ng Panginoon ang susunugin na buhay. Mapapasa natin yan sa chapter 19. At the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with him shall bewail him and lament for him. No? Sila'y nalulungkot. Tinitingnan nila sa malayo habang nasusunog ang syudad. Ng babae sila'y nalulungkot. When they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, seeing, alas, alas, the great city Babylon, the mighty city, for in one hour is thy judgment come. Ilang oras ang judgment nangyayari? At ang alam niyo bakit isang oras during sa Armageddon War, yung deliverance, na suportahan sila ng mga hari for one hour, then, i-judge siya ng Panginoon, susunugin siya sa apoy. Nabuhay. Dahil ating titignan ang kasunod, 20, rejoice over him, thou heaven, and the holy apostles and prophets, for God hath convinced you
didn't get fitness yet. But okay, in here was found the blood of the prophet, the blood of the prophets, and of sin, and all that were slain. Father, sino responsable sa papayan sa pumusang libutan? Sino responsable sa pumapatay ng marami? No other than the people, system, and feedback supremacy. Ito yung ano sila kayo na binigay ng Diyos ang kanyang pangusap. At sinunog ng Panginoon ang dakilang syudad, ang dakilang Babylonia at ang mga usok niya ay umaagot sa kalangitan. Now, natapos na natin ang chapter 18, then we will go to chapter 19. Okay, so 19, and after these things, I heard a great voice of so much people in heaven. Anong narinig nila tinig? Maraming mga tao na narunod sa langit at singing, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Anong sigaw nila? Ang kaligtasan, ang kaluwalhatian, ang honor at kapangyarihan ay sa ating Diyos. No? Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? For true and righteous are His judgment. For He hath judged the great world, which did corrupt the earth with His fornication, and hath against the blood of His servant at the heart. Ano na mapansin ninyo? Nagsigawan ang kalangitan dahil sa judgment na binigay sa dakilang Babylonia na gumagawa ng corruption, no? With this corrupt the earth with their fornication. Alam niyo kung bakit anong nangyayari sa ating sanlibutan ngayon? We are ang ating salita ng Panginoon nagiging corrupted ng tradisyon at nadadaya ang lahat na nananahan sa lupa. Yung sanctifying, yung immortality of the soul, no? Yung eternal torment, ito yung medyo doctrine na mga doktrina na tinatanggap ng buong sanlibutan. At sa pamamagitan dito, marami pang mga doktrina na pumapasok at na-misinterpret ng buong mundo ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karakter, hindi na nila nakikilala ang Diyos. Ang reliyon na popular ngayon sa buong mundo, ito po hindi sa Diyos. Kumpirin kay Satanas. At sa bandang huli, magugulat ang marami sapagkat marami pa lang nagigising. Sa 6:8, and I heard as it were the voice of great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Sabi niya, Alleluia. Sapagkat sa kapanahonan na parusahan itong babae, anong mangyayari? Ang Diyos na ang magiging hari. Ito ang ating natutunan sa mula ang aklat ng Daniel hanggang Apocalypsis. Pinakita ng Panginoon ang mga kaharian na babangon at ano ang huling kaharian na tatayo. Ang huling kaharian na nagtatayo, walang iba kundi ang ating kaharian ng ating Diyos. Pagkatapos masunod ang babae, maghahari na ang Panginoon sa sanlibutan nito. Sabi niya, let us be glad and rejoice and give honor to Him for the merits of the Lamb is come. And His wife has made herself ready. Alam niyo, sa book chapter 19, ito yung nagugustuhan ko. No? Kasi habang sinusunog na ang babae ang kanyang kadakilaan, nakikita ng buong sanlibutan, nahubalan ang kanyang maskara, kanyang deception, mayroong sigaw, mayroong tinig doon sa langit. Sabi ninyo, be glad and rejoice. Give honor to Him. Kanino? Give honor to our God and now to our Lord Jesus Christ. For the merits of the Lamb is come. Ano ba ang binabagin dito ang kasalan na binabagin? Sapagkat ang merits ay mangyayari na. Sino ang magiging asawang babae ang kanyang Iglesia. At sino ang groom? Si Jesus Christ. Sabi niya, rejoice and be glad. Sapagkat ang wedding
And his wife had made herself ready. At sino ito? Asawa na nakahanda sa marriage na life. Ang kanyang iglesia sa chapter 12, nadadaw na damitan ang araw na tumatayo sa ipapaw na buwan. No? Nahanda na ang kanilang sarili sa isang marriage. At alam ninyo, ang marriage sa medyo miss kasi, ikikwento ko konti ang background sa marriage. Napapansin ninyo yung parables of the ten virgins na nagkakaroon ng conversation ng kanilang marriage. At karamihan sa marriage nila doon ginagawa sa kalagitnaan gabi. At alam ninyo, para magiging bunga yung kanilang kasalan, ang conversation nila gagawin sa gabi. No? Kasi ang kasalan doon, karamihan sa atin, pag mayroong kinakasal, ang lagahan ka handaan doon sa bahay ng babae. Pero ang kasalan sa Middle East, iba, ang handaan sa bahay ng lalaki. At alam ninyo paano mangyayari ang kasalan? Mayroong procession na nagmula sa bahay ng lalaki papunta sa babae. Ang gagawin ng babae, maghanda sila na darating yung kanilang groom. At pagkatapos, dumating yung kanilang groom na inihintay lahat ng inimbitahan, lahat ng involved sa kasalang mga relatives, magmamagsaya at papunta sa bahay ng lalaki at doon nila i-celebrate ang kasalan. Yun yung kasal na ginagawa sa Middle East. At itong kasalan na ito na binabanggit sa chapter 19 na rejoice and be glad sapagkat may ang kasalan ng kordero mangyayari, ito yung larawan sa kasalan sa Middle East. Si Jesus Christ, darating, dadali niya ang lahat niyang mga angel mula sa langit. Kukunin na niya ang kanyang bride. Kukunin na niya ang kanyang iglesia na nagiging malinis, na naghihintay sa kanya. Na walang dungis. Dadali na niya sa kanyang tahanan at doon sa kanyang tahanan magyayari ang kasalan. Ang kasalan na hindi magyayari dito sa lupa kundi doon sa langit na bayan. That is the picture of the marriage in the Bible. And to her was granted that she should arrayed in fine linen. Now, napapansin ninyo ang babae na naghihintay na magiging mag-participate sa kasalan ay to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Dinadamitan siya ng fine linen. Clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. So, bago narating si Kristo, ito yung ating responsibilidad. Idamit natin yung pinagkaloob ng Diyos, damit kasalan. Napapansin ba ninyo yung parabol ni Jesus Christ na habang nakakaroon ng hindi kasalan ng kanyang anak, lahat inimbitahan yung mga inviting niya hindi pumunta. So, nag-imita siya ng iba doon sa mga kalsada, sa mga highways and byways. Pagdating nila, nagtinitingnan ng hari ang kasalan. Mayroong isa doon na hindi nagdamit ng kasalan, ay nilapitan niya. Paano nangyayari na nakarating ka dito na hindi ka nagdamit ng damit kasalan? Pagkasal. Sabi niya, kukunin ninyo siya kagapusin. Kasi bago tayo makaparticipate sa kasalan ng kordero, mayroong ipagkaloob ang Diyos na idadamit sa atin. Clean, white, linen. And clean and white, for the white linen is the righteousness of the saints. At ito yung dapat natin pangumuhay. Habang inihintay natin ang Diyos sa kanyang pagdating, tinutulutan natin na tayo ay malinis sa kanyang harapan. Walang dumis, walang kapintasan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon. Verse 9, and it said unto me, right, blessed are they which are with God unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true seeing of God. Anong sabi ng Lamb? Mapalad ang naimbitahan sa kasalan. At alam ninyo, tayong namibito ngayon, we are all invited. Na kailangan lang natin ang damit bago tayo makaparticipate sa kasalan. Kayong mga nanonood sa YouTube, maaaring ngayon pa ninyo ito napakinggan na mensahe. Pero kung ano ang sinasabi ko sa iglesia, sa puting kahoy, maaaring din kayong makasali sapagkat mayroong future
church na naghihintay sa pagdating ng Panginoon na hindi madumisan, na tumutupad sa utos ng Diyos sa halip na utos ng tao. Ngayon natin itong patuloy, ang 11. And I saw heaven open and behold a white horse. Ito ay papaliwanag ko ang isang bahagi sa chapter 19. A white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make wise. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a picture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Napapansin ba ninyo? Ano ang larawan na ating binabasa ngayon? Ay ang larawan ito na mula sa kalangitan, isang prosesyon na nagmula sa langit papunta dito sa lupa. Dumating na ang groom ng iglesia. Na ang napapansin niya, nakita, inumuan, nagbukas ang langit. At anong nakikita niya? Isang nakasakay sa puting kabayo. No? Ano bang ibig sabihin ng puting kabayo? Kapag magbabanggit ang Biblia ng kabayo, at lalo na kapag ito ay puti, it's representing power. Na napapansin ba ninyo yung mga sasakyan? Ano? Paano binitilang yung bilis? Horse power. Kasi ang horse is symbolized power. No? Anong nakasakay na nakikita niya, nabukas ang langit at nakikita niya mayroong nakasakay sa kabayong puti. And he that sat upon him was called Faithful. Ang nakasakay sa kabayo, ano ang kanyang pangalan? Tapat at totoo. And in righteousness, he that judges and makes wise. Sa kanyang katuwiran, siya naghatol at nakitang digmat. Sa palagay ninyo, saan siya makitang digmat? Sa harlot at sa mga hayop na sumusuporta sa harlot. Ang mapapansin ninyo sa 12, his eyes, ang mata niya katulad ng flame of fire, ang kanyang ulo na puno ng mga korona, at mayroon siyang pangalan na walang sino mang makabasa paliban. Siya lang ang makakabasa. And he was clothed with a picture dipped in blood. Kung kilalanin natin ito, ang kanyang kasuotan na katubong sa dugo. Who is representing this one na sumasakay sa kabayo? No other than Jesus Christ na darating. Na mapapansin ninyo, and his name called the Word of God. Hindi ba si Jesus tinatawag siya? The Word of God. And the Word of God was become flesh. Now, kaya si Jesus Christ ay darating. And the armies which were in heaven followed him. Kasi pagdating ni Jesus Christ, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Alam ba ba natin niya magsayang sa Biblia? Nung nabinuksan ang isang pitong silyo, pitong tata, mayroong silent in heaven about half an hour. Bakit? Na mayroong silent kasi nang bumaba si Jesus Christ, walang natitira na anghel, lahat ng mga anghel sumama dito sa lupa. No? Gusto nila makalubong ang kasalan ng kordero. Ngayon ating titignan ito ang larawan ni Jesus Christ na nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang kasuotan kulay pula sapagkat na nag-deep in blood. No? Dito ang Christ will rule with a rod of iron. Sa sulat ni Ellen G. White, saan siya mula lalabas? Doon sa ugrayo. Doon pagmumula ang ating tagapagligtas na darating dito sa lupa. At sa verse 16, mayroong pangalan siyang nakasulat. The Lamb, King of Kings, and Lord of Lords. Si Jesus Christ darating na para sa marriage. And out of his mouth going a sharp sword. That within his church might the nation. Mula sa kanyang bibig, lalabas ang mga espada. At sa pamamagitan ng espada, papatayin niya ang lahat ng mga bansa. And he shall rule them with rod of iron and cleaving the winepress of the fierceness, wrath of the Almighty God. And he
the Ten Commandments, and this picture is the second coming of Christ. At papatay niya ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng espada. Ano bang espada? Sa pamamagitan ng kanyang salita. By the brightness of his coming, all the wicked living will be dead. Na? Ito yung magiging kalagayan. And I saw angels standing in the sun. And he cried with a loud voice, saying, Lord, saying to all the power of the year, the clouds in the midst of heaven, come and gather yourself together unto the supper of the great God. No? Sabi niya, God, you may be the place of kings and the place of the captains and the place of mighty men and the place of horses and of them that sit on them and of the place of all men, both free and bad, both small and great. Mayroon ang hair na sumisigaw, nagmula sa araw, sabi niya, ang hair. No? Sinigawa nila ang mga ipon, mga bulsyon, hali kayo, mag-ipon-ipon kayo. Katainin ninyo ang lahat ng laman ng mga tao. Sabagat pagdating ng Panginoon, sila yung hindi karapat-dapat ay papatayin. Walang matitira. At alam ninyo, hindi na sila inilibing. Katainin na sila ng mga ipon. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to meet war against him that sat on the horse and against his army. Nakikita niya ang hayop at ang mga hari sa lupa. Sino yung magiging madatna ng Panginoong Jesus pagdating niya na susuporta sa hayop yung thinking sa Western Europe? At ating nang napag-aralan sa magdang mga gabi yung United Nations that will support to the power of the beast at the period of 1 hour. Na mapapansin ninyo ang matipagdigma ang mga both parties na kanilang mga kasundaluhan. And the beast was taken. Not a holy ang hayop. And with him, the false prophet, now your Protestantism, who wrote miracles before him, and with which he deceived them that had received the mark of the beast, and then that worshipped his image. These both were cast alive in the lake of fire, burning with brimstone. Pupulingin ang hayop at ang bula ang propeta. At ano gagawin ng Diyos sa kanila? Bubu. Susunodin silang buhay sa harapan ng Panginoon. At tinitingnan ko ang mga ibang talata sa Biblia paano mangyayari ang pagpatay ng Panginoon sa mga makasalanan buhay. Pagdating niya. May mga ibang talata na mamamatay sila sa liwanag ng Panginoon at sa kanyang salita. Pero bakit ang hayop na ito pagdating ng Panginoon susunugin sila sa apoy? No? Kasi sa pag-aaral na karamihan ang pagsunog sa apoy after 1,000 years. Pero mayroong kung ating pag-aaralan ang kalagayan ito pagdating ng Panginoon, mayroong special na pagsunog na gagawin ng Diyos sa hayop at sa bula ng propeta. Pumulihin sila ng Diyos na buhay. Susunugin niya ang malaking siyudad sa Babylonia. At doon ang hayop at ang bula ng propeta susunugin ng Diyos na buhay. Sapagkat ito yung makapangyarihan religion sa lupa na dumadaya sa buong sanlibutan at parusahan sila ng Panginoon, susunugin sila ng buhay. Pero mapapansin niyo sa verse 21, and the remnant, yung sa labas ng siyudad na hindi masusunugin sa apoy, anong gagawin ng Diyos? And the remnant were slain with the swords of him that sat upon the horse. Sa labas ng siyudad, hindi susunugin. Kasi ang pagsunog after 1,000 years. So anong gagawin? Paano sila papatayin sa pamagitan lang ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang liwanag sa kanyang kaluwalhatian na preceded out of his mouth. And all the powers of the air, all the powers were filled with their flesh. Kitawin sila ng mga ipon. At ito yung binabanggit ni Jeremiah na hindi na sila inihipin. Wala nang maglilibid kapag darating ng Panginoon para sa kahit ang lahat na hindi karapat-dapat. We will make this study. At alam niyo ang ating study, hindi pagbigyan ninyo ako. Ang pangaral na ito, hindi lang ito para sa ating sa puting kapal. Pinakabel ko ito kay Sir Will na kung nagpapasalamat na ating pag-women revelation seminar. Darating ito sa buong mundo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagamit ako sa huling pabalita. Maaari din tayo
tornate al chapter 20, mamaya itatapit ko ang chapter 21 at saka chapter 22. Matatapos ang ating signal na hindi ako magkukula sa mensahe na ating ibibigay sa sandi ko tayo. Ngayon dito tayo sa chapter 20, natatapos na natin ang 18 at saka 19, at alam ko na inyong 19. Then we will proceed to the next chapter, at chapter 20. At alam ninyo, nang dumating ang Panginoon, hindi kasama nasunog ang Trinity ni Satanas. Dalawa lang ang nadakip niya. Ang nadakip niya ang hayo at sa bakula ang propeta at dragon, hindi pa niya nadakip. No? Saan niya huhulingin ang dragon? Sa chapter 20 ng Apokalipsis. Pinatay na niya lahat na kasama ng hayo, yung lahat na nakatatak na tatak niya, nakatanggap ng tatak, mapapatay lahat na makakasama pagdating ng Panginoon. Pero mayroon pang natitirang buhay, ang dragon. So ating pag-aralan ngayon, the millennium of peace. Ating pag-aralan ang chapter 20 ng Apokalipsis. And an angel came in, nakita niya ang Juan, ang isang angel na bumaba galing sa langit, no? Na may hawak na isang talikala, may hawak siyang katina. At pagbaba niya dito sa lupa, anong ginawa niya? And the angels laid hold of the dragon, at binakit niya, sinunggaban niya ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ibinulit niya sa kalaliman sa butong lipid. Hindi ko na nilagay dito isa-isa yung mga talata, pero kayong mga nanonood sa YouTube, pwede ninyong kukunin ang inyong Biblia. No? Ito yung kapitulo, paano uhulingin ng Diyos ang dragon. Yung Trinity ni Satanas, yung dragon, beast, at saka post-prophet. Pagdamating ang Panginoon, mahuhuli ito. At ang hangin na sinisimbola nito, walang iba kundi si Michael, the priest, the prince of the host. No? Siya mismo ang uhuli kay Satanas para mag-umpisa ang isang libo. Now, pagkatapit, this was the dawn that all serpent itong dragon, which is the devil and Satan, and found him for a thousand years. So, kapag niya, uhulihin niya ang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, at saan niya ilalagay? And found him for a thousand years. At ikilang niya, nilagay niya sa kalaliman sa bottom list. Talaga na inyong napakinggan dito literal. Nadarating ang Panginoon, magdala siya ng pagkakos, gagapusin niya sa Satanas. Kanyang kalagayan, hindi yan. Gusto kong ipapaliwanag sa inyo na yan ay symbolical. No? That a chain na ginagamit yan is a chain of circumstances. Paano ko ipapaliwanag? Kasi pag dumating ang Panginoon, mamamatay lahat ng mga makasalanan. Ang hayop at sa kabulang propeta, lahat ng tumatanggap sa tatak ng hayop, papatayin sila sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Walang natitirang buhay. At alam niyo kung sinong natitirang buhay? No other than Satan in this planet Earth. Ang mga kasama niyang anghel ay nakalagay sa Tartarus. Kung saan sila inilagay ng Diyos, itihanda sila sa araw ng paghuhukom. Kaya si Satanas lang mag-iisa sa ating planeta. Ating pag-aralan kundi ang word ng millennium. Kasi ang salitang millennium, isang business lang yan matatagpuan sa Biblia, mababasa natin sa Apokalipsis 20. Pero ang salitang millennium, isang salitang Latin, mula sa dalawang salita, ng mili at saka ano. At ibig sabihin niya, 1,000 years. At gusto ko din ipapaliwanag sa inyo mga kapatid, na itong 1,000 years, ito yung sabat sa lupay. Sapagkat nang pumasok ang kasalanan sa universe ng Panginoon, bibigyan lang ng Diyos ang kasalanan ng isang linggo. 6,000 para sa kasalanan at 1,000 ang paghatol at ito yung sabat sa lupay. At ito yung good news, the 6,000 years of Satan ay malapit na mag-expand. At sa totoo lang, we are the last generation na pagdating ng Panginoon. Tayo ang huling generation na buhusan ng Diyos ng huling ulan. What event marked the beginning of 1,000 years?
No? Ano ang mga pangyayari kung marka natin matutunan na mag-umpisa ng isang libong taon? Sa 19, ano ba ang larawan na ating nakikita sa chapter 19? The second coming of Christ. Ito yung sulat niya gusto. Pablo, for the Lord himself shall descend from heaven with a sound. At Diyos mismo ang bababa sa langit na mayroon isang malaking sigaw. Ano ang sigaw? And the dead in Christ shall rise first. Ito yung magiging event na maranasan kapag mag-umpisa ang isang libong taon at unang mangyayari, darating si Jesus Christ sa ating sanlibutan. At sa uling tunog ng pataka, mabubukas ang mga libingan at lalabas ang mga patay na nananampalataya kay Kristo. Maranasan nila yung first resurrection. Gusto kong sabihin sa inyo na pagdating ng Panginoon, ilang grupo ba ang mga tao? Ito mga nagsabi na ang mga tao pagdating ng Panginoon, dalawang grupo, masama at mabuti. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon, na pagdating ng Panginoon, ang grupo ng mga tao mayroong apat na grupo. Paano ko ipapaliwanag? Ang patay na nasa libingan, dalawang grupo. Yung isa, maliligtas. Yung isa, mabuti. Ang isa, hindi maliligtas kasi sila kasama. Pagdating ng Panginoon, ang unang mabubuhay, ang unang makabahagi sa first resurrection ay yung mga sasalubong sa Panginoon. Ang buhay na dadakna ng Panginoon, dalawang grupo. Yung buhay na naghihintay sa Kanya at yung mga buhay na nakatanggap ng tapat ng ayo. Ang mapapansin ninyo, walang neutral ground. At kung darating ang Panginoon, makipagdigma siya laban sa hayop at sa kanyang kasundaluhan, papatayin sila lahat. Nakukuha ninyo? Kaya ang event na mangyayari sa pag-umpisa ng millennium, Christ will descend from heaven to take his elect, no? At bubuhayin niya ang mga patay, yung ano, maliligtas at sila mga kalanas ng resurrection. And they live with, and they live and reign with Christ a thousand years. Kukunin ng Diyos ang lahat na maliligtas, dadating sa langit, at kasama si Kristo. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng isang libo. Ating titignan itong diagram, ito yung karanasan sa first resurrection. Kung mayroong first resurrection for the just, mayroong second resurrection for the wicked. At ito yung pagkakaiba sa dalawang resurrection sa Biblia. Ang unang resurrection na makakaranas dito ang maliligtas. Ngunit ang ikalawang resurrection, ang makaranas dito ay ang mga masasama. Nakapaliwanag ko sa inyo yung tatlong judgment ng Panginoon. Mayroong tinatawag na pre-advent judgment ang mag-participate sa judgment ang mga anghel. Ang pangalawang judgment na gagawin ng Panginoon, yung millennial judgment, ang mag-participate sa judgment ay ang mga banal. At ang ikatatlong judgment na gagawin ng Panginoon after a thousand years ay ang judges ng Panginoon, ang mga wicked. No? Gagawin niya sa buong sanlibutan, ipapakita niya ang kanyang justice system, how the people face the judgment. At alam niyo ang anong kadalilanan kung bakit dadalhin niya ang mga banal sa langit for a period of 1,000 years? Only to participate the millennial judgment. So, pagkat sa totoo lang, kapag tayo maligtas, marami tayong katanungan sa Panginoon. No? Marami tayong mga katanungan. Ang langit ay isang lugar na kung saan maraming sorpresa. Marami ang giniisip mo ngayon na masama ng kapitbahay, magkikita mo yan sa langit at magugulat ka. Panginoon, bakit yung aking kaaway na dito at yung kapitbahay kong mabait na leader na sa simbahan, leader, mga naras sa iglesia, wala dito. Maraming surprises. At alam niyo kung anong dahilan kung bakit dadalhin tayo for a period of 1,000 years, ipapakita ng Panginoon ang record ng Diyos. At kahit si Esteban magugulat siya, na si Esteban ay binato, nakikita niya kung sino ang humawak ng kanyang kasuotan. Si Paul o si Saul. Pero magugulat si Esteban paano nangyayari na yung nagpapatay sa akin nandito. Heaven
Dios, na Dios, ahí está Dios na justicia, Dios na natura, na nagahapon sa lahat, at ibinigay niya ang parusa sa mga kalapandatan. What is will happen at the first resurrection? Ito yung mangyayari. Sa first resurrection, ilan sa ating mga matatanda na ang siya namatay? Diba? Napapansin ko, wala na akong buhok. Pero at the first resurrection, at that time, ibabalik ng Panginoon yung lahat kong buhok. No? Hindi na ako as matanda kong di baka. Walang tao na aakyat sa langit na mayroong kapansanan. Ibabalik ng Panginoon ang tunay niya kalagayan. Yung kalagayan na nilalaman mula doon sa... Mapapansin ninyo sa 1 Corinthians 15, 21, 51 to 53. We shall not all sleep. Hindi tayo lahat matutulog sa libingan. But we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Babagayan tayo ng Diyos sa isang sandali, sa isang mata. Itay ninyo ngayon sa ilan. Paano kabilis ang isang mata? Ganon ang gagawin ng Diyos sa pagpabago natin. Babaguhin tayo. At hindi lang yan. Ang ating dating hari na 12 feet, 14 feet, ibabalik ng Panginoon. Kasi pag makita natin ang ating magulang na si Adan, 14 feet siya tayo, 5 feet na lang. Nakapagugulang si Adan. Sabi ni Adan, munano pa lang ating mga anak na huling generasyon. No, ang dahon, ang punong kamoy ng buhay, magiging kagalingan ng mga bansa. Ibabalik, unti-unti ang ating dating height na matangkat. Salamat kayo. Thank you. Tutuloy tayo. Salamat. At the last trump of the trumpet shall sound and the deed shall rise first. Pag-uling pagtutog ng trompeta, ang mga namatay kay Kristo, sila ang makaranas ng unang pagkabuhay. At alam niyo nung natutunan ko ito, sabi ko, hindi pala katakutan natin ng kamatayan. At nung natutunan ko ito, bakit hindi ko isigaw ang katotohanan patungkol sa hayop? Kahit kung tayo ay mamamatay o papatayin man, mayroon pa rin tayong resurrection. And this is the hope of the church. Our blessing of the coming of the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Ang ating katawan, papalitan ito ng Panginoon in the fashion of His glorious body. Kung ano ang kanyang kaluwalhatian, kung gaano ang kaluwalhatian ng Panginoon, magiging ganun tayo. At aming tinitingnan kung paano si Jesus Christ nabubuhay mula sa mga mata. Si Jesus Christ ay mahihipong ba? Yes. At nabuhay siya mula sa mga patay, kumakain siya kasama ng mga lagay. Ang ibang mga religion, dalasing sa doktrina na hayop. Ang kanilang paniwala, pag mamatay tayo, nagiging spiritual tayo, hindi na tayo kumakain. So, hindi yun. Kasi ang turo ng Biblia, pagkatapos, ipabalik ang ating tunay na likas. Ang immortal body ay kakain pa rin tayo, mahihipo pa rin tayo, katulad sa katawan ni Jesus Christ. No? Ang ibang religion, nagtuturo sila na sinasabi nila, pag nandun na tayo sa langit, hindi na natin maalala ang dati nating kalagayan. No? Kasi pag imbalik, magkakasala ulit tayo. Yan po ay kasinungalingan. No? Ang Panginoon na nawagan sa kaligtasan na habang tayo nandito sa lupa, magiging tayong banal. Kasi sa tungo sa labas ay gagawin sila bago ang kanilang pag-iisip na makalimutan para na-amnesia sila. Pero hindi yun ang turo ng Panginoon. Ang tunay niyang turo sa Biblia. Bago tayo sa salubong sa Panginoon, ang Panginoon na nawagan na tayo ay magiging banal. Magiging karapat-dapat na tatayo sa harapan ng Panginoon. Kasi ang kaligtasan, hindi tayo gagawin ng Panginoon na amnesia. And they shall the wicked be revealed, whom the Lord shall destroy with the brightness of His coming. Pagdating ng Panginoon, at dito natin malalaman sa kapanahonan natin ngayon, hindi na
Alam tayo sa salukong sa kanya, malalaman natin kung sino yung hindi karapat-dapat, hindi makatingin sa Diyos. Tatakbo siya. At sa kapahayagan ng Panginoon ay, ano yan, mahayag ang mga taong tampalasa na ano, kagawin ng Diyos. Papatayin by the brightness of His coming. Now, at ikasulat na pag-aralan, then I saw angels standing in the sun. Na atin itong nanong, tinatawagan nila yung mga bird na kakainin na ang lahat ng mga tao na ang papatayin ng Panginoon sapagkat walang nagpaglilipin sa kanila. What is the bottom list thing? At alam ninyo kung paano huhulihin si Satanas, saan siya ilalagay ng Panginoon? Sa bottom list thing. At sa original, tinatawag po yun na abusos. Ang nagtinitingnan pa sa creation ng Panginoon kasi yung mayroong Bible na tinatawag na Septuagint na Bible na ang Hebrew tinatranslate sa Greek. At yung abusos sa Apocalipsis 20, yun din yung abusos ang kalagayan ng sanlibutan noon ng siya nilalang. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was with void and without form. At yung word doon ay sa Greek na salita, abusos. Pagkatapos mamuli ni Satanas, ilagay siya sa bottom list bin at ilagay siya sa lugar na abusos. Anong ibig sabihin? Ang kulungan ni Satanas, ang ating sanlibutan, gagawin itong maliliit. Walang liwanag ng araw, walang liwanag ng buwan at bituin. At sa pagdating ng Panginoon, ang pinakamalakas na lindol ng malaking syudad na hati sa tatlo, ang mga pulong mawawala, ang mga bundok ay nawawala. Dahilan sa lindol sa pagdating ng Panginoon, walang liwanag ng lupa. At ang lupa magiging kulungan ni Satanas. Wala siyang matitim ng wala siyang mga taong makakausap kasi lahat ng mga tao patay when the 1,000 years will begin. Naintindihan ninyo mga kapatid? Kaya ang kulungan ni Satanas, ito ang ating sanlibutan. No? Who will be raised in the second resurrection and will be pagkatapos na sa 1,000 taon. No, mayroong mga talata sa Biblia. Sa 1:5-29, mapapansin ninyo sinusulat ng Panginoon ang first resurrection at sa second resurrection. At sa lahat ng mga talata na aking binabasa, una, kahit sa talata, sinulat ng Panginoon na makaranas sa resurrection, sa first resurrection ay ang mga maliligtas. The second resurrection ay ang mga wicked. Mababasa natin sa mga talata ito. No? At mapapansin ninyo sa Revelation 20 verse 5, but the rest of the dead live not again after the 1,000 years will finish. Yung pagdating ng Panginoon, mamatay sila. Ang mabubuhay ay ang maliligtas at ang iba sa mga patay na mga kasama, hindi sila mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Kasunod, sa Isaiah 24:1, behold, the Lord maketh earth empty. Sa panahon na siya'y darating, gagawin niya ang ating sanlibutan na walang laman. Bakit sinabi ni Isaiah na walang laman? Wala ng tao na magiging buhay. Ang ating mga kapatid ay nagkumpul tayo ng mahabang panahon, nagpapatay tayo ng mga magandang bahay, no? Magandang buhay, pero mabuti yan. Pero huwag ninyong kaligtar na makapumpos ang ating buhay sa sanlibutan. Kung di ipupumpos natin ang paghahanda kasi pag mag-umpisa ng 1,000 taon, yung maganda nating bahay, sigurado mamawasak yan. Na nabukuhanin niya mga kapatid, no? The Lord make it this earth empty and make it in waste and turn it upside down. Nakukuha niya? Sa lindol na gagawin ng Panginoon, siguro sa talagay po, wala nang tatayong bahay. Lahat yan, magiging wasak. And the spirit of the Lord shall be at that day from end, from one end to the earth, even unto the other. End of the ang mapapatay ng Panginoon mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Dami na nangangalan sa ibabaw ng lupa. At ilibin ba sila? Di siya lang bilamintin. Wala nang iniyak. Neither gathered nor buried. No? Di siya lang bilamintin.
ikke dumina lang sila sa ibabaw ng lupa, kaya tinatawag sa angel na nakatayo sa araw. Sabi niya, kayong mga ipon, hindi kayo, pagpistahan ninyo ang mga tao na papatayin ng Panginoon. So, sa period of 1,000 years, anong kalagayan ni Satanas? Nag-iisa siya sa ibabaw ng lupa, wala siyang matutukso. Alam niyo ang anong bagay ba hindi kaya gagawin ni Satanas? Ang pagbuhay ng patay. At hindi niya kaya gagawin niya. Wala siyang kapangyarihan na magbuhay ng patay. At siya lang ang nag-iisa. Now, during the millennium, the righteous are in heaven. At the end, they sulit. Bawat sa millennium. Where will be the same be during the 1,000 years? And what will we be doing? Oh, iwanan natin ang lupa, pupunta tayo sa langit kung saan naroon ang banal na sumasalubong sa Panginoon, tinala sa langit. Ano ang kanilang mga gawain? No? Sila ay nandun. Anong sabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 4? Listen mo na. Sabi niya, I will come again. Ito yung promise ng Panginoon sa Juan 14. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sabi niya, ako'y babalik muli. At sa aking pagbabalik, tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Tatanungin ko kayo ngayong umaga, saan ba naroon si Jesus Christ? Ha? Sa akin. Kung darating siya, kukunin tayo, dadalhin tayo sa langit na bayan. At ano ang magiging gawain natin doon sa langit na bayan? Ito yung mga kalagayan ng mga maliligtas. And I saw thrones, and these sat upon them, and judgment was given unto them. Now, nakikita nila yung mga trono, mayroong second phase of judgment. Ito yung pinatawag na millennial judgment. For a period of 1,000 years, they will reign with Christ for 1,000 years. Ano yun? Bubuklat, ipapakita ng Panginoon ang lahat ng record ng mga taong nabubuhay mula sa panahon ni Adan hanggang natapos si Jesus Christ sa kanyang pag-mibigit sa most holy place. No? Lahat ng mga tao na hindi maliligtas, gagawin bukas ng Panginoon ang kanilang mga record. Uupo ang mga banal. Ang kanilang hatol doon, hindi na ang hatol lang nila na maligtas ang masama. Kung di ang kanilang hatol, gaano sila katagal susunodin sa impero. Kasi ang impero sa Biblia, after 1,000 years. Na may natin titignan, no? And believe and reign with Christ for a period of 1,000 years. No? Magiging tagapaghatol ba ang mga banal? Ito yung maraming mga talata sa Biblia, kumuha lang ako ng tatlong talata. Sabi ko yung sabi ni Apostol Pablo, do you not know that the saints shall judge the world? Hindi ba ninyo alam na ang mga banal magiging kasapaghatol sa sanlibutan? Kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, gaano kaya maliit na kayo'y marunong maghatol sa mga iglesia? Kasi maraming problema ang iglesia sa Korinto. Pero binabanggit ni Pablo na hindi ba ninyo alam na kayong mga banal darating ang araw na kanyang hahatulan ng sanlibutan? Saan ba ang mga banal magiging tagapanghatol? Dito ba sa lupa o doon sa langit? Sa langit. Sa period ng 1,000 years. Know ye not that ye shall judge Egypt? How much more things that pertain to this land? Kahit mga anghel ay hahatulan natin, anong mga anghel ang tinutukoy dito? Yung masama na anghel o yung matuwid? Ating bangatulan yung mga matuwid na anghel? No. Ang mga masama na anghel na binagsak ng Panginoon sa Tartarus, no? Na inihanda sila sa araw ng paghuhukom. Ito natin mababasa sa Matthew 12:41. Sabi ng Panginoon, the men of Nineveh shall rise in the judgment. Christ in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonah. Behold, greater than Jonah is him. Habang ang mga Pariseo nag-accuse sa Panginoong Jesus, sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, ang mga tao sa
ng mga gagawin ng mga tao sa hindi na magbubuhay, they will judge the fasting. Kasi ang mga tao na maliligtas sila ay magiging mga hukong sa mga tao na hindi maliligtas. Kaya sana nagiging malinaw. The Queen of the South, siya rise up in the judgment. Ang reyna sa timugan ay tatayo sa paturo ko, hahatulan nila ang mga Pariseo. Kasi ang mga panatro sa Biblia, magiging tagapanatro sila. Kaya marami sa mga Adventist sabi nila ng 1,000 years bakasyon yan, magliwaliw tayo doon sa ibang planeta. No? May binabasa ko, wala tayong magbabasa na magliwaliw tayo. No? Magbakasyon tayo. Hindi, we will participate the judgment. No? Kasi papakita ng Panginoon ang kanyang justice system, how we judge the wicked. No? Kaya nga ito yung katotohanan. Sa 2 Peter, ang mga anghel na tulad natin, hindi yung mga matuwid na anghel. Mayroong nagtanong kay Eli Soriano, sabi niya na Eli Soriano, sa ano bang mataas yung anghel sa anghel o tao? Kinukot ni Eli Soriano ang talatang ito, sabi niya, ang tao ang mataas. Binasa niya, hindi ba din yung alam na ating hatulan ng mga anghel? O sino ngayon ang mataas? Yung tagapaghatol o yung hatulan? Ha? Pero hindi alam ng mga, kahit ang mga mananaw, na nabasa nila mga talatang ito, ang mga tulad ng mga banal, hindi yung mga anghel sa langit, kundi yung mga anghel na kasama ni Satanas. No? Saan ba sila nakalagay? No? What will be? Kung gusto ninyong mababasa, nilagay sila sa Pangkalos, 2 Peter 2:4. Mababasa ninyo sa Biblia, inilahan sila sa araw ng paghukong. What will happen at the close of 1,000 years? Dito tayo magtatapos. Pagkatapos na 1,000 taon, anong pangyayari na ating makikita? Ito ang magiging pangyayari. Behold, the day of the Lord cometh, and his face shall stand in the day upon the Mount of Holy. Kung mayroong second coming ng Panginoon, mayroong tinatawag na third coming. Kasi pagkatapos ng 1,000 years na judgment sa langit, matatapos na rin ang sabat sa lupain. No? Pagkatapos sa 1,000 taon, literal year yan ha, kasi literal year at 6,000 years. Kaya nga, sa sabat yan sa lupain. Pagkatapos sa sabat sa lupain, bababa ang Panginoon kasama ang siyudad na minamahal. Yung bagong Jerusalem, ang city ng Panginoon, ililipat sa ating planeta. At alam ninyo saan aapak ang ating Panginoon doon sa Mount Holy. At alam ninyo sa kasaysayan, sa buong kasaysayan ni Jesus Christ, Mount Holy is very significant. Bakit? Bago niya binigay ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, umakyat siya sa bundok ng Kulibo. Dito, tumulo ang kanyang pawis na sa kamay-hanong dugo. Bago niya ginawa ang kanyang sakripisyo. No? Bago niya dinala, bago siya umakyat sa langit, dinala niya ang kanyang mga alagad sa Mount Holy. At doon niya iniwan ang gospel commission sa lahat ng mga tao na sila'y manakaw. At kung babalik ang ating Panginoon, bababas niya ulit sa bundok ng Kulibo. At dito niya itatayo ang siyudad ng Diyos, ang bagong Jerusalem. Ang pinag-aralan ko yung Biblia, bakit ang siyudad sa langit inilipat sa ating planeta? At alam niyo sa sulat ni Lichiwai, no? Wala ibang dahilan kung bakit ang siyudad ng Diyos ililipat sa ating planeta. Because ang ating sanlibutan nagiging significant value sa Diyos. Sapagkat dito lang sa ating planeta, nabubos ang dugo ng kanya. Kaya, our God of Adam willing to sacrifice, he seeks to be transferred in this planeta. Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ang mga ang bayang banal, ang lahat na maliligtas sa loob ng bayang banal, at pagkatapos, ibaba ang hapag ang Panginoon sa bundok ng mga Olibo, mahati and to four direction ng bundok ng Olibo, may split into four. No? From east to west, from south to north. Magiging bali ang bundok ng Olibo at lalapag ang siyudad na bayang
ito yung siyudad. At ang lahat na maliligtas na dinala sa loob ng 1,000 taon, bababa na dito sa lupa. At dito tayo makakandahan eternity kasama ng ating Diyos. What will happen next? To preach the time from His presence. Pagkatapos mangyayari na ilapag na ang bagong Jerusalem, anong mangyayari? Bubuhayin na ang lahat ng mga masama na mga patay. Ito yung tinatawag na second resurrection at ito din yung third piece of judgment. No? Ang unjes sa judgment na ito, mga masama. Ang unang judgment ng Panginoon sa pre-investigative judgment ng unjes, mga angel. Ang ikalawang unjes na judgment, the period of 1,000 years, ay ang mga banal, paghatol sila. Ang ikatatlong hahatulan ng Diyos ang mga masama, bubuhayin na niya lahat ng mga namatay, haharap sila sa hukuman. No? Pero ngunit si Satanas, at as yun period, he will deceive the people. Sisigaw si Satanas, halina kayo, binuhay ko kayong lahat. No? Tingnan ninyo si Satanas, sinungaling talaga. No? Kaya, nagsinungaling na ulit siya, but the rest of the dead lived up until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. And when Satan, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be lost from his presence. Kakawala na siya. Bakit kakawala na siya sa kanyang kulungan? Nabubuhay na ang mga masama. At magpupisa siya kagad sa kanyang deception, sa kanyang kasinungalingan. What will Satan do when the wicked are lost? Anong gagawin niya? And shall go out to deceive the nation. It is in the mga bansa, which are in the four quarter of the Gog and Magog. Gusto kong ipapaliwanag sa inyo konti itong Gog and Magog. Kung ang Gog and Magog, papabasa atin natin yan sa aklat ng Genesis, kung hindi sa 10, sa 11. Pero isa lang ang aking naunawaan sa Gog and Magog, sila yung mga kaaway ng Diyos. No? Ito yung kaaway na nakikipagdigma sa bayan ng Diyos. No? Iipunin niya ni Satanas yung mga tao na nagmula sa Gog at Magog, it represents lahat na kasama sa rebellion. Mga tao na nakipaglaban sa Diyos. Kasi itong mga tao na nakipaglaban sa Diyos yung tumangkap sa tatak ng hayop at sa kanyang larawan. Kasi ang kanilang pamamahala, hindi lang ano sa Diyos. And he went up to the breadth of the earth and compassed the camp of the saints above. Sabi ni Satanas, nandito na. Binuhay ko kayong lahat. Kailangan makikinig kayo sa aking direksyon. Nakikita ninyo yung siyudad na nasa itaas. Kukubin natin. Kukubin nila. And then the direction of Satan. At nabubuhay ang mga general sa lupa. No, napapansin ninyo si Dali Napoleon Bonaparte, siya mangunguna sa kanyang kasundaluhan. Si Hitler, mangunguna si Hitler sa kanyang kasundaluhan. Lahat ng mga binasa sa digmaan, gagamitin nila ang pagmamarsan. Pero habang gagawin nila yan, ito yung sikat resurrection, at this crucial moment, what will stop everything? At habang sila kalapit ng palapit, nakapaligid sa siyudad ng Diyos, itahas ng Panginoon ang kanyang puting trono sa itaas na kaitaasan. At habang nakapaligid ang mga masama, umpisahan ng Panginoon i-preside ang kanyang third piece of judgment. Ipapakita ng Panginoon ang kasaysayan ng controversy mula pa sa Eden, paano nagpasimula ang kasalanan, itakita nila sa isang panoramic view. At anong ginawa ng Panginoon nung nagkakasala ang tao? Gumawa siya ng paraan para mailigtas ang tao. Pero ang tao nagwalang bahala dahil sa kanilang selfishness, sa kanilang desire na katulad sa desire ni Satanas. Tinagihan nila ang inaalok ng Diyos na kaligtasan at makikita nila kung bakit sila hindi nakakasama sa grupo ng maliligtas. At alam ninyo, ito yun, mayroong white throne. Ito yung kamangahan lahat ng mga tao habang pinaliguran na niligiran nila ang siyudad. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their work. Sa natin
ma va basta tutta le cose sbagliate che non sei da se mai non just come for the weekend mai non fanno grave in più a parlare di un mai non mangi di lanzarate da mai non mangi mai non mai non perché tanta gonzana da se la mangi di cas mai non mangi se ne mettaro mai non mangi di pai pal però te dal di là che non da un sorrile quindi la fa tutte a cadilla mangi da pensare a fare un pacchetto da quel sa Biblia na Biblia tinagihan. Walang panahon magbabasa sa Biblia. Pero mayroong panahon sa pagpanood ng tingin. Kahit kalahati. Ano? No? Mapapansin ninyo, ang pakikinig sa salita ng Panginoon, limitahan ng 30 minutes. Pero sa titanood sa tingin, walang limitasyon. Ito ang nagiging kaugalian ng mga tao ngayon. No, mapapansin ninyo, ang banal na sudan habang napadigilan ng pagkakasos sa judgment, ay sabi daw, lulugod ang lahat ng mga tungod, pati ang mga masama. Sabi niya, righteous are your judgment to God. No? Kasi ang makikita nila ang judgment ng Panginoon na nabakatwin. And I restore a great white throne and him that sat over him, and from whose face the earth and heaven fled away. And the book were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book. So, nakatulad sila. At nakasulat na rin doon, kung bakit sila katagal, kasusunog sa apoy. No? What will happen after the wicked are judged? No? At the, no? That at the name of Jesus, every name should bow of things in heaven and of things on earth and things under the earth. Bago sila susunokin, lulungod silang lahat. Makikita nila ang hustisya ng Panginoon, ang dahilan kung bakit sila hindi naliligtas, hindi ang Diyos. Kung di sila mismo, pinili nila na sila hindi maliligtas. At that every time should confess that Jesus Christ, Lord, to the glory of God, the Father. Now, I heard a great voice from him, and most people in heaven saying, true and righteous are your judgment. At pagkapatos niya sa judgment na yun, ito yung gagawin, the last move, the last battle. Huling pag-atake ni Satanas sa syudad, what will happen next? No? And the fire came down from heaven, out. Came down from God, out of heaven, and devoured them. Nakikita ninyo yung apoy, tagahagal sa dihit na. No? Kasi susunog na sa kanila. Sa sulat na ni Dwight, mayroong ilang nasunog na katulad lang ng papel. Katulad na mga matigas na mga bahagi. Pero yung gumagawa ng mga heinous crime, matagal silang masusunog sa apoy, at sa bandang huli silang lahat magiging apo. Sabi niya ay, it shall come to pass in the day that the Lord will punish the high, the host of exalted ones. And on the earth, the kings of the earth, they will be gathered together as prisoners and gathered in the pit. And he will stand up in the prison after many days and they will be punished. Now, what will happen to the wicked in hellfire? No, kasi susunugin sila. Anong mangyayari sa kanila doon sa apoy? Ito yung sabi sa Psalm. For yet a little while and the wicked shall be no more. But the wicked shall perish and to the smoke shall be consumed away. Ano ba ang intindin ninyo sa word na perish? Kung mayroon kayong mga pagkain na perish, ano? Bubulok. Ang turo ng Babylonia, pagmamatay ang tao ay ang kaluluwa niya maglangoy-langoy for eternity for a million of years. Yan ay turo ng Babylonia. Pero ang sabi ng Panginoon, will the people destroy the wicked will be perished and consumed away. Paano ba kalimbawa sa consume? Ang consume katulad ng papel na susunugin ninyo. Pag lugalagablab yung apoy, tapos nagiging ako that is preparing to consume. No? Lalamunin sila ng apoy. Ang inferno sa Biblia, ito po hindi eternal na
coordinar, coordinar, empat, bantakan, etc. No? Yung ano, ang pardon ay eternal kasi Diyos yung sumusunod. Kasi our God is a consuming fire. Kaya yung pardon eternal kasi God ay Diyos yung. No matter, the day coming that shall burn as an oven and all the two wicked lives that they stubble. And day that coming, no? The day that coming shall burn them up and shall burn down the wicked. Ano mangyayari sa kanya doon sa Malakias 4 hanggang 3? Sa 3, narito ang araw dumarating na nagkiningas na parang puno sa lahat ng mga pananok at lahat ng nagsisigawa ng kasamaan na magiging parang dayamis. At ang araw dumarating na susunog sa kanila, sabi ng Panginoon, lalo pa ng mga hukbo, lalo pa hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugali sa nga. At sapagkat narito ang ano, magiging abo sila, pagbabasahin ninyo yung verse 3, sila po'y magiging abo sa lalim ng talagpakan ng mga tao. Before our God will create the new heaven and the new earth, aapakan ng mga banal ang mga makasalanan. This is the second death. Na napapansin ba ninyo? Ano ba magiging resulta sa eternal fire? No? Eternal suffering or eternal death? Eternal death. No? The second death. No? Napapansin niya, ikalawang kamatayan. Kasi namatay na sila, binuhay ulit, pagkatapos sinunog, ikalawang kamatayan. Hindi sinasabi ng Biblia na mahihirap, walang hanggan. Doon, the soul of the wicked burn forever. Kasi ang paniniwala ng Babylonia, ang kaluluwa walang kamatayan. Pero ang sabi ng sulat ng Jesus Christ, and do not fear those who kill the body, but kill the soul, But rather fear him who is able to destroy both soul and body in him. He destroyed the body and both body and soul in him. Yeah. God will destroy both body and soul in the place of him. The soul who sin shall die. At tulo ng Babylonia, kaluluwa walang kamatayan. Pero ang tulo ng Biblia, ang kaluluwa na nagkatasala, mamamatay. No? The devil that day that deceived them was cast unto the lake of fire and brimstone, the beast and false prophet, and shall be tormented day and night forever and ever. And dito na ang Trinity. Uhulingin ang Trinity ni Satanas, yung dragon, the beast, and the false prophet. Itatapon sila sa dagat-dagat ng apoy. At ano ang kasunod? Si Satanas sa Biblia magiging abo. Saan natin mababasa sa Ezekiel 28 verse 13 to 18. Kung ating babasahin ang Ezekiel, thou hast defiled their sanctuaries by the multitude of thine iniquities and by thy iniquities of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire out of the midst of thee. It shall devour thee, and it will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all that behold thee. Kung ngayon babasahin mula 13 hanggang 17, kasaysayan na ito, sa hari ng Tero, ang hari ng Tero, rather than Satan. Pagbabasahin ninyo ang 18, si Satanas magiging abo sa ibabaw ng lupa. Sa 19, all day that know thee among the people shall be as soon as of thee, and thou shall be a terror and never shall thou be in the world. Hindi na siya babangon sa ikalawa. No? Papunta na siya sa katapusan. After the fire goes out, what will God do for his people? Ito yung gagawin at dito yung tayo magtatapos. We, according to his promise, we long for a new heaven and a new earth wherein dwelling righteousness. Sa ayon sa pangako ng Diyos, pagkatapos masunog ang masama, sila'y magiging abo lahat. Ang hayop mula ang propeta at ang dragon at ang lahat ng mga kasama nila, sila po'y susunogin sa apoy, magiging abo. Ano ang kasunod? Sa ayon sa kanyang pangako, ang tayong mga banal lalabas sa siyudad at maghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa.
Diyos ang bagong langit at bagong lupa. At katulad ng mga anghel na nakakikita sila sa paglalang ng Panginoon, tayong karapat-dapat na naliligtas sa tayo sa kanyang harapan ating makikita paano i-recreate ng Diyos ang ating planeta. Gagawa siya uli ng mga kahoy, mga ibon, mga isda in our presence. At makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At tayo'y mamangha at lahat niyang ililikha ay para sa mga banal. At ating natutunan na ang dakilang Diyos at lahat niyang ginagawa ay para sa ating mga karapat-dapat. Ganyan ang sabi atin ang natutunan ng isang pabalikan. Ginawa ko ang inyong panahon ito hindi para sa inyo, kundi para sa sanlibutan na bibigyan natin ng pabalikan. At ako'y nagpapasalamat na meron kayo pasensya. Kung ako'y nagkuko ng maraming panahon, kabahagi kayo sa pamangaral na ito. At nais ko kayong dadalhin sa isang panalangin, lalapit muli tayo sa trono ng Panginoon at ipapalik natin ang papuri. Dakila naming Diyos, may pagpasalamat kami naman. At umanang mensahe na inyong pinagkaloob ngayon, ito ay hindi lang para sa iglesia ng puting kama, kundi ito din ang aming sigaw sa buong sanlibutan, sa kaligitnahan ng mga taong nalagaya sa doktrina ng pagbibot niya. Ang malaming banal, minsan lang namin ito magagawa. Pero nagpapasalamat kami dahil yung pinagkatiwala ito sa aming mga kapatid. Naka-iglesia ng puting kami, magiging kabahagi ng inyong pangalaman. At aking nakikita ang mga resulta mula ng unang gabi, nakikita na namin ang mga nanonood sa YouTube. At aming pinapanalangin naman kung paano namin ito ginagawa ngayon na unawaan ng aming mga kapatid. Magdadala ito ng kaliwanagan sa sanlibutan at marami sana ang maliligtas pagdating ninyo. Tulungan ninyo kami na magiging handang iglesia, na magiging karapat-dapat. Damitan ninyo kami ng one clean name bago magyayati ang kasalanan sa kumpila. At aming inimiling sa tanghaling ito, samahan ninyo kami, huwag ninyo kami pagpapayahan. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ipagkatiwala namin sa inyo ang resulta ng pangangarap nito. At kayo na ang bahala sa mga taong lalapit sa inyo. Ito po yung aming pinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.